Alright, so welcome back to our channel, The Sips Peters TV. At ngayon, ipapakita ko sa inyo kung paano ginawa ang rotable plants. Dahil maraming nag-request, mga lima sila na subscriber natin, ay nag-request na kung paano ba daw ginawa ang rotable plants. So, papakita ko sa inyo ang rotable plants. At itong tubo ay... example lang natin to ay 60 millimeter ang outside diameter. So ang gagawin naman natin dito sa plants, yung inner lang, itong ring. So ang ring dito ay may sukat siya na 90 ang ring sa dito sa loob ng plants ay mayroon siyang outside diameter na 90. Then ang inside diameter dito sa plants ay 61. So ang tubo natin ay mayroon siyang 60. So ang plant ay 61. So lakihan natin ito ng 5 mm. Ang inside diameter nito sa plants ay 61. So, lakihan natin ang 5 mm ay magiging 66. So, tandaan nyo yan. Lakihan nyo ng 5 mm. Ito yung sukat sa mga pisa na gagawin ko. Pero, itong inside diameter ng plants ay kailangan magiging plus 5. So, 61 ito. Plus 5 ay magiging 66. Doon na lakihan sa litmasin kasi i-boring hole mo to doon sa litmasin. So dito naman sa plittering natin ay may sukat na 6 mm. So ang gagawin mo nito, ang sukat nito ay 90. So lampasan mo siya ng gagawin mong 100 ang outside diameter para pag turno mo hindi ka kakapusin. So mag allowance ka ng 5 mm kabilaan para sa pagturno ng litmasin ay makuha mo yung sukat na 90. So ito na mga sukat niya, ito yung actual sukat sa mga pisa na ginagamit ko. Ang gagawin natin dito, ikakatingin natin tong plate, ring plate niya. Kasi ang nakalagay sa ring plate dyan, outside diameter ay 90. So, ang pagpabrikit natin dito, lalampasan natin ng 5 mm kabilaan. So, magiging 100 na. Para pagturno mo, makuha mo pa rin ang 90. Huwag niyong i-insakto niyo na 90 dahil pag nagturno kayo, bawasan pa yan, kakapusin kayo. Para makuha natin ang perfect na ring na 90 ay lampasan natin. Ang outside diameter sa actual na gagamitin natin ay 90. So magkakating tayo dito ng 100 upang pagturno natin may mga bawas pa yan eh. So makuha natin ang 90. So itong ginuguhit ko ngayon ay 100 to outside diameter para mayroon akong allowance na 5 mm kabilaan. Kasi kakatingin ko pa to eh, tapos ilitmasin ko pa. So para hindi ko kapusin, mag allowance tayo ng 5 mm kabilaan. So ngayon kakatingin ko na ng asitilin ito. At pagkatapos na kakatingin ko ito ay lagyan ko siya ng tubo sa gitna at i-welding ko na apat na porsyon upang mayroon tayong iipitin doon sa litmasin kasi manipis ito. Ang kapal nito ay nasa mga 6 mm.
So kung 6 mm yan, mag vibrate yan doon pag nagturno. So ang gagawin natin, kamukha nung sinasabi ko, nagka-cutting ako dito ng 100 mm ang outside diameter niya. So ngayon nakikita niyo yan, nilagyan ko ng tubo. Tapos i-welding ko yan sa apat na portion, cross, spot lang o tack weld. Ibitak lang. Kasi yung tubo na yan, yan ang ipitin ko doon sa turno. Para mas maganda yung ano niya. Kasi ang ituturno ko dyan, yung outside niya at saka yung inside. Kasi ang outside diameter ay 90. Tapos yung inside diameter, para maipasok yung tubo, ay gagawin natin 61. Kasi ang tubo ay 60. So ang inside diameter natin dyan ay gagawin ay 61 para hindi ganong masikip. So ituturno natin to. Plus din ito, ituturno din natin dahil itong sinasabi ko, lalakihan natin ng 5 mm. Tapos lalagyan natin ng 30 degrees na bikat. Ito po ang channel ng Ships Peter TV. Ako po ay nais pusong nagpapasalamat kung maklik ninyo ang subscribe button sa baba. Okay. Ito na yung sinasabi ko sa inyo na nag-wheeling ako ng tubo upang mayroon ipitin doon sa litmasin. Kasi kung i-direct mo ay mahirap, baka mamaya ay tumalsik. So kailangan nating lagyan ng tubo para may pang-ipit tayo. So ngayon nakikita nyo hindi siya sintro. So kaya nga naglampas ako ng 5 mm kabilaan para pag nagbawas ako, makuha ko pa rin yung 90 mm ang final outside diameter ng ring natin. So ngayon, nag-umpisa na ako ng magbawas hanggang makuha ko yung sukat na 90. Yan ang sinasabi ko sa inyo na kailangan sobrahan nyo ng 5 mm kabilaan. So ang 90 magiging 100. Dahil kamukha nung ginagawa ko, nagbabawas ako. Ngayon, kung insakto ang sukat nyo, 90, wala na. Hindi na umabot yung sukat nyo kasi magbabawas ka pa. So, kailangan mayroon kang alawas na kabilaan ng tag 5 mm. So, ngayon, nandahan ko ng kinukuha yung diameter na 90. Yan, nakikita nyo yan. Bilog na siya. At malapit na ako sa sukat na 90. Konting pasada na lang to at makukuha ko na yung final na sukat natin. Ganon ang style pag mayroon kayong target na sukat. Kailangan lampasan nyo ng kunti. Huwag nyo insakto para hindi kayo mawala sa sukat. At ngayon, nakuha ko na yung final na sukat sa outside. Ngayon, ang gagawin ko naman dito, ang inside diameter na naman. Kasi doon sa inside diameter, diyan natin ipapasok yung tubo. So ginawan ko muna ng sinter drill upang hindi ako mawala sa sintro. Kasi kung hindi ko lagyan ng sinter drill, lumayo ako sa sintro, so hindi na maganda ang sintro natin. So ngayon, dinandahan ko na siyang binubutas. Madali lang butasan ito kasi 6 mm lang ang kapal nito. So ang ginawa ko dito, nag-low speed ako. Nakikita nyo, nag-low speed ako dahil malaking barina na to. Hindi na pwede itong malaking barina na high speed ang ikot. So kailangan natin ang low speed kasi malaking barina na ito.
Ayan, natapos ko na. So, magbo-boring na ako dito. Magagamitin ko yung boring tools para makuha ko yung 61. Kasi ang tubo natin ay mayroong sukat na 60 mm ang outside diameter niya. So, ang butas ko naman dito sa inside diameter ng ring natin ay magsukat ako ng 61. Mayroon akong 1 mm kabilaan para hindi siya masikip masyado. Ayan na, at malapit na akong matapos. At ayan na, at nakuha ko na yung sukat. At ngayon, ipapasok ko yung tubo. At nakikita nyo ay umasok na yung tubo. So, tama na yung sukat natin na 61. So, pagkatapos nito, ay susunod ko yung plans na ang gagawin natin. So, katulad nung sinasabi ko, ang plans ay ilagyan natin ng bibil na 30 degrees. So, itong plans na to ay gagawin natin. So, itong plans na to ay lagyan natin ng bibil na 30 degrees upang hindi sumasayad yung umbok ng welding. So, ganito ang pag-cut ng plans. So, katulad nung sinasabi ko sa inyo na ang plans nito, ang inside diameter nito ay 61. So, kailangan natin ng plus 5. So, magiging 66. So, kaya kinakating ko na at ginawa ko ng 66 upang medyo maluwag siya doon sa pagpasok ng tubo. Dahil itong plus na to ay umiikot ito. So, hindi kailangan na masikip siya doon. Kailangan medyo maluwag. So, ang mag-allowance tayo ng 5 mm upang hindi siya masikip. So, kamukha nito ay 30 degrees yan. 30 degrees ang bibil. Yan, nakikita nyo 30 degrees yan. So, nakita nyo na yung inside diameter ay medyo lumaki na. Nilakihan ko ng 5 mm upang easy siya sa pag-ikot. At ngayon ay tatanggalin ko na itong ring plans na tinuturno natin. At i-grind ko na itong mga spatula ko dito sa tubo para matanggal na siya. At i-demonstrate ko sa inyo kung paano ko ito ilalagay o kung paano ko i-eskwala doon mismo sa tubo para mayroon kayong idea. Kasi maraming nag-request nito kung paano, mga 5 subscriber ko na nagtatanong, pwede ba raw i-special ang paggawa para daw makita nila. Kasi yung mga una kong na-upload na video ay hindi nila nakikita kung paano ginawa. So ngayon, ito na yung paraan kung paano ginagawa ko sa rotable plants. Inisa-isa ko ito para maintindihan talaga. So, ngayon, wala akong hinahay dito na technique. Lahat yon pinapakita ko sa inyo dahil wala naman akong dapat i-hide dito dahil gusto ko lang makatulong sa inyo na magawa ninyo sa inyong mga barko itong ginagawa natin na rotable plants. Kasi gamit ito sa mga duling na plants, ito'y magandang idea para sa mga duling na plants, hindi eskulado, lahat napipit dito dahil 360 degrees ang ikot nito. Kahit anong angle, makukuha mo pa rin. So, nililinis ko yung mga spot weld na natin na 4 portion upang medyo naman na maganda tingnan at lumalapat siya dun sa plants pag nag-pick up na.
So ang gagawin ko nito ay linisan ko siya ng maigi. So ang ginagamit ko na panglinis nito ay 80 grit na mop base. Hindi grinding stone to, ang mop base ang ginagamit ko upang maganda ang pag-alis ng mga umuumbok na welding. Ayan ah, ito na yung final natin. Ganito, itong tinatawag na ring plunge, yung ilalagay sa gitna. So ngayon, papakita ko sa inyo kung paano to ginagawa. So unang-una ay unang-una yung gagawin, pag mahaba ang tubo, ipasok muna itong plunge. Ganyan. Pasok muna yan, saka na yung itong ring plate o ring plunge dito sa gitna. Yan. Ngayon, pagka na napantay na natin, i-spot na natin to. Kaya nga, sinosom ko ito para medyo makikita talaga nyo kung paano ginawa. So ngayon, ay i-spot ko na ito. At kung hindi nyo nakuha ang mga idea ko dito, pwede kayong i-review nyo yung itong video na to upang maintindihan talaga. Kung hindi pa rin naintindihan, mag-comments kayo sa amin at sasagutin ko yan. Kamukha niya nung una, i-spot mo muna. Yan, i-spot mo muna. Tapos gumamit tayo ng angle plunge. Ang tawag nito ay angle plunge. Sa karamihan sa ating mga Pilipino, ito ay tinatawag na eskwalang hapon. Yan. Pag ay pinatong mo dyan sa taas, ipapantay niya yung labi ng plunge para magawa siya ng eskwalado. Yan. Para ma-eskwala mo talaga. Pag na-eskwala mo na, saka mo na i-wielding yung lalim dahil naka-wielding ka na dun sa taas. Ito yung tinatawag na eskwalang hapon. Or sa English, ito yung plunge square. Ngayon, nakuha ko na yung napantay ko na, so i-wielding ko yung ilalim. Yan, ispat lang muna. Tapos, nakuha mo yung north at south. Ngayon, ace as kawis naman. Ikutin mo na siyang ganun. So, gamitan mo pa rin ang angle square para lahat ng ang cross nito ay pantay. So, kung saan yung medyo sumasayad, yun ang papaluin mo para mapantay. So, ngayon, okay na. At i-spot na natin to. Mukha nito, in-spot ko na pati sa ilalim. O, ngayon, natapos na. At ipapakita ko sa inyo, bago ko i-pull wheel, ipapakita ko sa inyo para makita nyo kung ano ang forma. Yan, kamukha yan, no? Yan, may rotable plunge ka na. So, pagkatapos nito, papakita ko sa inyo, ilapit ko yung camera para makita talaga nyo. Ayan na, ilalapit na natin yung camera. Ito na ngayon yung forma niya. Kamukha niyan. Dito sa loob na yan ay full weld mo yan. Kailangan ipantay mo yung pag-welding mo para pag-grind mo siya ay pantay. Pati dito, full weld din. Tapos i-grind mo para siya hindi siya kumakalang ang sa plunge. Kung minsan kasi ang welding natin, kailangan ang welding mo dito, taasan mo yung amperes. So sa akin, tinaasan ko yung amperes para medyo lusaw na lusaw siya at kukunti na lang ang bukol. Saka na natin i-grind ng kunti, bagya. Yan ang forma ngayon ng rotable plunge na ngayon na hindi pa ito na welding. Ay, hindi pa na full weld. So, papakita ko sa inyo ngayon, yan ang temporary na makikita nyo na hindi pa na full weld. Yan.
So pagkatapos nito ay pupulin natin to para makita niyo talaga kung ano talaga ang kalalabasan. Yan. So sa taas, kita mo naman, no? Kung kasi may uka na doon eh, yung ispat natin baliwala. Kita mo? Pantay na pantay yung plants saka yung ring. Kasi yung ispat natin baliwala yun dahil mayroon tayong uka doon sa plants. Ito po ang channel ng Ships Peter TV. Ako po ay mas pusong nagpapasalamat kung maklik ninyo ang subscribe button sa baba. So pagkatapos kong na-i-pull, ito na yung kalalabasan niya. Ayan, hindi ba kanina mayroon pang ano dyan? Ngayon, napantay na. Naka-pull na yan. Dito sa harap. Pati rin dito sa loob, naka-pull na rin yan. Yan, medyo makintab lang dahil binabrush ko ng imatek. Tapos na nag-grind ko na ng bahagya yan. Ayan, nag-grind ko na ng bahagya. Para, yan, para mapantay siya. Kita niyo naman, oh, lapat na lapat yung ring at saka yung sa plants. Ayan. Yan yung gap natin na kinukunan kanina. Ayan, oh. Mayroon siyang gap para pag ikot mo, hindi siya masyadong maganit. So, mayroon siyang 5 mm na clearance dyan. So, pag nasintro yan, mayroon siyang 2.5 kabilaan. Yan, oh, nakikita nyo, medyo gumagalaw dahil mayroon siyang 5 mm na clearance doon mismo sa plants inside the emitter niya. Ayan na, ito na ngayon yung final na to siya. Pwede na itong ikabit. So, kukuha ko ng plants dito. So, subukan ko ng ikabit itong plants kung makapasok yung apat na turilyo. Saka ipapakita ko sa inyo, may nagtanong dito kung maglagay ba daw ng gasket, kasama ba daw yung plants. Hindi na kasama yung plants kasi umiikot yon. Ang maglalagay lang tayo ng gasket, ring gasket lang ang gagawin natin. So papakita ko sa inyo, gagawa ko ng gasket. Papakita ko sa inyo kung anong purma ng ring gasket. Diyan na lang yung naka-steady, yun ang gagawin natin ng gasket. Pero yung umiikot na plants, hindi na kailangan. Ganit kamukha nito. Itong gasket nito ay para dito lang. Yan. So ngayon, kung mayroon kayong contact cement o tinatawag sa Tagalog na rugby, pwede niyong idikit yan para hindi na kayo mahirapan. Idikit mo lang dun yung gasket doon sa ring. Pero kung wala, ganito ang gagawin nyo. Yung ginawa ko. So maglagay ka muna ng dalawang tornilyo sa baba. Maglagay ka muna ng dalawang tornilyo. At ilagay mo lang muna yung nut na medyo malog pa. Saka mo ipapasok yung gasket. Kamukha nito. Saka mo ipapasok yung gasket. Kamukha niyan. Saka mo ilagay yung dalawa sa taas. Kamukha nung ginawa ko. So nakikita nyo ang pagpasok ng ano natin, yung bolt. Napaka-easy. So kung kahit anong purma yung kapartner niya, kahit anong posisyon sa plants, ay walang problema kasi umiikot yung ginawa natin. Ayan. Nakikita nyo, insaktong-insakto yung mga bolt na nilagay natin na hindi siya sumasaya dun sa ginawa natin yung ring plants. Ayan na. Inigpitan ko na para ayan. So ito na halimbawa yung posisyon na to. Kung anong posisyon doon sa kapartner niya, ito yung mangyayari. Okay na. Yung apat na tornilyo ay pumapasok na, wala siyang problema. Ayan. Yun. Kita niyo yan, ang gasket ay sintrong-sintro dahil kamukha ang gasket na yan ay kasing lapad doon sa ginawa natin na ring plants. So ulitin ko, kung ang maglagay ng gasket dito sa ring plants lang, huwag yung ditong
plans sa likod na umikot, huwag niyong lagyan ng gasket. Ring plans lang ang gagawin niyo o ring gasket lang ang gagawin niyo upang insakto doon sa ginawa nating ring plans. So, kung ayaw niyo yung mga diskarte ko nito na huwag lagay ng dalawang bolt sa ilalim saka ilagay yung gasket, pwede rin yung lagyan ng rugby or contact cement ang tawag din sa English, contact cement, idikit nyo or adhesive. Pwede nyo yung idikit lang muna doon para makuha nyo yung sintro-sintro talaga. So ayan na, wala na akong iba pang masabi dyan. Sana nakuha nyo ang paggawa ng rotable plants. Sana makatulong ito sa inyo at sa mga 5 subscriber ko na nanghingi ng video about sa rotable plants. Ito na ngayon, sana makatulong ito sa inyo. Kung hindi nyo pa nakuha ito, mag-message ka na yun sa akin sa Facebook. Mayroon tayong Facebook page na Ships Peters TV, or mag-comments kayo dito sa baba, dito sa YouTube, at sasagutin ko ang inyong comments. At marami pong salamat sa nanood, at sana po ay bigyan kayo ng malakas na katawan upang kayo ay magpatuloy sa inyong trabaho, at sana iligtas kayo sa sakit na COVID. Marami pong salamat.